Magandang araw mga kababayan, Johnny Tabagger po uli ang inyong kapanglingkod. At nandito tayo ngayon sa may harapan ng Intramuros. Yan. Actually, dito ito sa ayan, Dagom Bursa. Okay, isa ho itong plaza sa pagitan ng Intramuros at ng National Museum of Fine Arts. Oh, ito yung dating kilala sa pangalan na the old legislative building. Ayan, so yan ho ang ito ang lugar na kung saan itadaos yung panunumpa ng ating bagong Pangulong Marcos. So sa mga oras na to, yung mga ibang kababayan natin, busy sila doon sa Quirino Grandstand kung saan ang mga Pilipino ay itinakda ang araw na ito para magpasalamat kay Pangulong Duterte. Siya lang ang tanging Pangulo ng Pilipinas na masasabi natin na ang mga tao talaga nag-effort na pasalamatan siya. Pa ilang araw na lang ay matatapos na ang kanyang termino at yun din naman ang araw ng pagsisimula ng termino ni PBBM. So, itong lugar na to ay naglalaman lamang ng nasa 10,000 na 10,500 approximately na katao. So wala pa hong social distancing dyan. Ito ay matatagpuan po sa pagitan. Ang likuran po niyan ay Taft Avenue. At ito naman po ay ang kalye na kung doon nagkakamali, ito ang Gomez Avenue. Tama. Ngayon, yung kanang parte dito ay papunta ho ito ng Luneta. Papunta ng Quirino Grandstand. Kaya naman po yung harapan na ginagawa na po yung entablado, may mga bubong na rin. Kasi tag-ulan na ngayon at saka isa pa, mainit ang panahon. So inaayos na ho, busy na ang lahat dyan sa National Museum of Fine Arts. So lakad-lakad lang tayo dito ng konti. Try natin na tumawid dyan para siguro mas makakuha pa tayo ng maganda-gandang angulo. Yan o. Yun, lawak, di ba? Yan ang papunta ng Luneta. Kaya ng Manila Hotel, Quirino Grandstand, yan. Yan ang Dole Building, yung nasa may bandang kanan. Yun naman po ang Manila Bulletin. At yung green ay ang Intramuros Golf Course. Grabe. So sa ngayon, wala kang makitang mga vloggers dito. Ilan lang naman kami na narito ngayon. Kasi nga, lahat ay busy-busy dyan po sa Quirino Grandstand. Grabe. So sinadya ko itong hindi live para maganda ho yung quality ng ating video. Dahil pagka live at medyo humina ang signal, naapektuhan po ang quality ng video. So para mag-enjoy kayo. Diba? And then, alam niyo ba na meron pa hong mga naunang presidente? Kung daw nagkakamali, tatlong presidente ang nanumpa dito. Kaya lang, may sabi-sabi ng mga hindi naman daw nakatapos ng termino. Eh kasi naman ang mga yun, yung iba rin matatanda na, tapos may mga kung anong event pang nangyari. Diba? Kaya hindi nila natapos ang kanilang termino. But I don't think so na meron naman itong sumpa. Actually, sinasabi ho na dito nagkatagpo ang nanay ni BBM at saka ang tatay niya. Yes, during budget hearing po yun, kung daw nagkakamali, etong si si Imelda Marcos ay sinamahan ng kanyang pinsan, tama ba? Basta ganon, madali na lang yan, i-research nyo na lang. Yan ho nagsimula. College pa ako nang mabasa ko yan sa lumang libro sa dun sa eskwelahan. Okay, so tawid tayo ngayon dito. Tinanggal na rin yung traffic light nga para dyan sa tapat. Kasi useless naman, wala naman dumadaan. Tsaka siguro ibabalik yon pagkatapos ng event. Grabe, ang dami pa rin. O nga pala, magmula ng 26, etong harapan na to ay anytime may isasarado na huya pagkakaroon na ng rerouting. Tapos, yan pong Intramuros ay pinayagan na rin daw, and then 27 ay bubuksan na yan. Actually, isang gate doon binuksan na eh. Okay, so nandito tayo ngayon sa island. Hindi na tayo tumawid yan sa kabila. Kaya na mag-zoom. So, ito ho yung magiging entablado kung saan po
yung mga ano natin, mga performers, meron pa, meron yan definitely diyan sila. So ang sabi ni ano ni PBBM, ang magiging setup daw is solemn. So hindi ito magiging kasing tunog ng panahon ng parang kampanya moment, hindi ho. So kasi magiging ano raw eh, babase nila doon sa kaugalian, yung very very solemn and classical way yung magiging dating nito. I'm really really excited kung ano talaga yung mangyayari. Ah, diyan. Ang ganda-ganda ng bandera ng Pilipinas, oh. Grabe. Yan, so tawid-tawid muna tayo. Eh, nakakaramdam na rin po tayo ng gutom. So nakita niyo yung post eh. Actually, yung mga post dyan, may mga ganyan ang nakalagay na nagsasabi kung ano ang mangyayari dyan. So, ayan o, tingnan niyo na mapakita ko po. Chararan! Ayan, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Diba, 17th President of the Republic of the Philippines. Ayan, June 30, 2022, inauguration niya po. Alright, yung kasunod na post, meron rin yan. Actually, halos lahat ng post sa lugar na yan, ay meron na may kitang ganyan. Wow, masarap tignan ang mga kalsada natin kapag kawalan ng traffic, ano? So, sa mga oras mong ito, mangilan-ngilan lamang yung mga dumarating dito. Ayan, oh. Oh, diba? And kanina lang po ay ano yan, ah. Tinututukan na yan ng mga taga DPWH, yung mga contractor nila, tsaka yung MMDA, lahat-lahat po ng mga taga-ahensya ng gobyerno natin na may kinalaman po para sa seguridad at kaayusan sa araw ho ng selebrasyon. Eh, naandyan. Actually, araw-araw naman nila itong minomonitor ang trabaho. So, silipin natin itong Intramuros. Okay, ikot tayo na konti. Uy, may vlogger. Ayun. So, ilan-ilan lang kami. Kanina, wala kasi sila eh. Diba? Ayan, oh. Kung titignan nyo ho sa klase ng angulo ng kuha ng camera ko, eh parang napakalawak, pero hindi po, napakasikip po ng lugar na yan. Parang ano lang ito, parang ano ba, kasi laki lang ito ng pinagdausan ng inauguration ni VP Sara. And again, gaya ng sinabi ko, hindi ko naman sariling kwenta yun, kundi ito ho'y estimate no, ng kahit ng uukulan, nasa 10,500. Pero kapag ginamit, ano, pinayagan itong Intramuros ay mapasok ng mga tao na manunood, mas lalaki pa. Ito kasi parang nasa, ano to eh, halos doble. Itong lugar na to, itong Intramuros. So, more or less, mga nasa 30,000 katao po ang kakasya. So, again, hindi ho milyon ha. Baka may mag-exage na naman dyan. Diba? At saka todo linis na dyan. Yung mga puno doon sa bandang unahan, pinagpuputol na yon. Okay, sige po. Maraming salamat sa inyo and congratulations kay PBBM.